ang project areas namin dito sa Aurora ay 5 barangay sa mga bayan ng Dilasag at Kasiguran. Sa Dilasag, yung barangay Dilagiti, Dikabasan, Lawang at sa Paura, at yung isang barangay na Kasiguran, Esperanza. Bukod dun sa 5 barangay, meron na kami expansion dito sa Coso, San Ildefonso at Kulat. Tapos yung anak ko, dalawa sila. Eh, hanggang Baler nakarating kami nagpagamot yun. Kasi noong mga panahon na yun, wala pa yan. Yung mga pumupunta rito sa barangay namin, wala pa yan. Eh, nagpunta kami sa, nung nag-seminar nila kami, dyan sa Kasiguran. Doon ko nalaman na talagang maganda yung panang advocates na yan. Napakaganda. Kasi ang dami yung naputuhan. Simula nung meron na yun, naramdaman ko talaga na parang nag-zero na ang pan dito sa barangay namin. Meron man, pero mga dalawa, ganun, pero noon, madalas. Kasi ako nga, hindi ko rin alam yun. Pero nung mag-seminar ako, ang dami ko natutuhan talaga kung paano magtingin ng malaria, yung bagpox, ganun, saka yung falciparum. Ganun natutuhan ko yun. Saka yung magsilip na sa microscope. Tapos itinuro din sa amin paano ang maglinis-linis sa kapaligiran at saka kung paano yung first aid na gagamutin mo yung malaria, tinuro din sa amin yun. Enjoy nga ako sa pagiging bestobolyo ko eh. Kasi nga parang pag nakakatulong ako sa mga kabaryo ko, parang natutuwa ako talaga. Bilang isang bestobolyo, kami po ang tumitingin sa kalusugan ng mga tao nakatira dito sa Dilagidi. Kami po ang tumitingin sa mga mga buntis. Kami rin po ang nagbibigay ng vitamin sa mga bata at saka mga korga at nagtitimbang buwan-buwan. Yung seminar namin, yung saan nakukuha ang malaria, kung bakit na i-transfer sa iba, kung paano pupuksahin ang malaria, yung mga lamok na may dalang malaria. Nabubuhay sa katamtamang temperatura, 1630 C. Lamok, ang karaniwang kumakagat ay nasa 1 o 2 kilometro. Ako po yung isang nagre-echo doon. Sinabi ko po sa kanila yung malaria at saka sa mga tao. At maski na papano, may nalaman din po sila tungkol sa malaria. Ang naitutulong po namin doon, minsan yung mga kapitbahay po namin, ay di alam po nila na mga nag-seminar kami. Sila po yung pumupunta sa amin. Ang tawag lang po kasi sa akin, Ate Be, ganun lang. Ate Be, ano kaya yung kwan? Ano kaya yung mabuting, anong kaya mabuting gamot tungkol sa malaria? Ganun po yung sinasabi. Ang nailunsad po namin doon sa malaria program po namin, kami po ay nagluluto ng gamot, gaya po ng lagundi. Kasabay din pag minsan pumamagin ng sabon, magkakasama po yun. Maraming kaming natutuhan talaga, lalo na paggawa lang ng sabon at paggawa lang ng mga gamot, yung maraming bagay na yun. Dahil yun nga sa kakulangan ng gamot dyan sa health center namin. Kaya yung pagluto lang ng gamot ng lagundi, yung maraming bagay na naan. Nandun yung pagsisikap ng ating health workers kung ikukumpara dun sa iba pang mga health workers na natatrain natin, relatively mas maunlad na yung inapag na training natin. Beneficiaries din sa program. Halimbawa po, kung wala kang pera na may bibili sa mga gamot sa parmasya, pwede ka lang makakuha dito sa center. Mag-donate ka lang ng voluntary donation pwede na. 5, ganun. Pang bili lang namin ng asukal, pwede na po. Kasi marami naman kaming nag-gather na raw materials po rito na yung niluluto po namin. Barangay Dikabasan, mahirap din po na barangay. Kaya nga po nung na-apply po nila yung training, napakaganda po dahil natutunan po nung mga nanay na katulad ko na magluto po ng mga herbal medicine, lalong-lalo na po ang karaniwang sakit naman dito, ubos sipon po. Oo naman, sa malaria program talaga pong nakakatulong, lalong-lalo na po yung mga buto ng neem tree na ibinibigay dahil isa nga po yun sa pamamaraan namin na ginagamit sa pagpataboy ng lamok.
kasi nagbigay na rin po sila ng mga buto. Tapos sinabi na rin po nila nung kahalagahan ng isang name tree po. Siyempre, isa po sa lamok nagbibigay ng sakit ng malaria po. Yung nagsusunog po kami ng yung mga bunot po. Tapos nilalagyan po namin ng dahon ng neem tree sa ibabaw. Yun pong sa nakasubok na po, effective po siya talagang pampalayo ng lamok. Nagpapausok po kami sa hapon. Maganda yung candle making, kasi parang effective yun para sa mga kwanay. Kasi yun na lang dahon ay effective na sa mga lamok, di lalo na siguro yun. So, bakit tayo gumagawa ngayon ng kandila? Paggamit ng neem tree leaves, so lahat na parte ng neem, makakatulong sa atin sa pagkontrol ng pagdami ng kaso ng malaria para hindi tayo madapuan ng malaria, 'di ba? Para walang magkakaroon ng malaking bagay sa kanila nung nag-conduct tayo ng blood smearing and microscopy training na nagbigay ng parang lakas ng loob din sa kanila na sa community level pa lang, pa-check na nila yung mga patients nila kung possible na meron silang mga malaria parasites. Tapos yung referral system, kung may mga smear na tingin nila ay positive, pwede nilang hingan ng confirmation pag dinala nila sa RHU para sa final reading of blood smears. Ang isang kalakasan ng aming implementation ay yung mahusay na ugnayan sa local government unit, sa mga religious sectors, paano magtulungan yung mga stakeholders ng lipunan sa pagpapatupad ng isang proyekto para sa mga katulad ng malaria program. At yung advocacy para sa issue na pinakaharap ng mamamayan sa mga service areas na nailalapit ito sa mga LGUs na kapart mga katulong din naman sila paano i-address yung mga usapin o ugat ng vulnerabilities ng maski health worker lang kami, tumutulong din po kami sa mga ng barangay. Ibang proyekto, hindi lang sa pangkalusugan. Nagsimula yung project namin na Malaria Volunteer Brigades yung binubuo sa mga communities. Eventually, nung mabuo na yung Malaria Volunteer Brigades ay pumaloob na dun sa health committee ng People's Organization. So, yung kanilang function as health committee, hindi na lang siya nakafocus dun sa malaria program. Mas yung health services na na-deliver nila sa community ay broader na yung scope. Ibig sabihin, pati yung iba pang mga sakit na nararamdaman sa community at yung mga prevention na kaya nilang gawin para maiwasan yung pagkakasakit sa mga komunidad. Kasama dito yung pag-address din sa kinakaharap nilang kahirapan, kawalan ng puhunan para sa kanila pagsasaka, kawalan ng lupa, at iba pang mga basic na pangangailangan nila para mabuhay ng disente yung kanilang mga kapatid. May mga issue din na nakakaharap, katulad ng halimbawa sa isang barangay, mayroong mining. Nakita nila na malaki yung epekto noon, malaking disaster ang dulot noon sa kanila. Kaya yung kasama yung ating mga health worker, tulong-tulong silang nagpa-pirma. Sa lahat ng mga suliranin na kinakaharap namin ito, dito nakikita rin yung pagiging handa at organisado ng mga lugar na saklaw ng aming proyekto. Sa kanila mismo, nagsisimula ang inisyatiba, ang mga solusyon, kung ano mga pwedeng gawin. Takabuan ay natutupad pa rin ang mga proyekto at programa sa pamagitan ng pagkakaisa ng mga mamamayan sa baryo.
na-realize namin ang ilang mahalagang punto. Unang-una, ang pinaka-epektibong instrumento para maging matagumpay ang Malaria Control Project ay ang people's empowerment. Sa pamamagitan ng pag-oorganisa sa mga mamamayan at sa kanilang sama-samang pagkilos at pagbulunsan mga kampanyang pangkalusugan at pagigiit sa kanilang pagigiit sa lokal na pamahalaan at sa lokal na health officer para bigyan ng prioridad ang kalusugan dahil sila naman ang may malawak na control at supply ng gamot at mga laboratorio at pasilidad na kinakailangan ng mga mamamayan. Sa magitan nito ay mas magiging epektibo ang programa para sa tuloy-tuloy na pag-control ng problema sa malaria dito sa ating bayan.